Hello guys, ngayon gagawa ako ng homemade fish ball. So ito yung sangkap na gagamitin natin, isda, tapos ito yung ating parsley, maglalagay tayo dito ng kaunti, ang ating spring onion, ang ating sibuyas bombay or onion, red onion, and then ang ating garlic, ang ating flour na 1/2 cup, ang ating ground pepper or black pepper or pamintang durog, and then ang ating salt 1/2 teaspoon, ang ating sugar na 1/2 teaspoon din, at saka 1/2 nitong ating cubes, at syempre gagamit din tayo ng oil para sa ating pang prituhan sa ating fishball. So ito yung ginagamit kong isda guys, white fish fillet. Hindi ko alam kung mayroon to sa atin dyan sa Pilipinas, pero dito guys mura lang kasi ito, minsan nakasale ito. Dalawang pack is I think 11 dirham lang yata, kasi hindi ako ang bumili yan, hindi ko naman price. Ngayon guys, ito naman yung ingredients natin sa ating sauce sa ating fishball. So brown sugar, gagamit lang ako ng 1 spoon kasi konti lang naman yung lulutuin ko. Tapos yung ating onion, so kaunti lang din. Tapos yung ating bawang, igigisa natin siya guys. Tapos yung ating soy sauce at also flour. So gagamit lang ako ng flour na 1 spoon. At also, gagamit din tayo of course ng oil. Ngayon, nahiwa ko na yung ating isda. So, ilagay na natin yung ating mga sangkap. Ito yung ating parsley. Nahiwa-hiwa ko na. Ilagay na natin. Yung ating arena, ilagay ko na din. Yung ating paminta, ilagay ko na din. Yung ating asin, ilagay ko na din. Yung ating sugar, ilagay ko na din. Ating cubes, kaunti lang yung kinuha ko guys para ano, ang palasa lang naman. So ito na yung ating sibuyas, ating bawang at ating sibuyas dahon. Pag sama-samahin natin, ilagay lahat. Ngayon ating nang halo-haloin ito, masin ang mabuti para magkamix sa lahat. Guys, atin na siyang ipiprito. Ihabol ko lang pala guys, nakalimutan yung sabihin kanina na gagamit pala tayo ng isang itlog para pangdagdag sa ating pampalapot. Ayan, lagay ko na yung ating itlog. Patagdag lasa na rin para hindi mahirap magbilog. Kung ayaw nyo naman na may lasang itlog, pwede naman kayo hindi ano, maglagay ng dagdag na lang kayo ng arena. Ayan na, ready to fry na itong ano natin, fish ball natin. Ngayon guys, proceed na tayo sa ating pagpiprito. Napainit ko na yung ating mantika. Ayan na siya. Dapat yung mantika nyo guys medyo madami-dami din para hindi siya masunog kaagad. So kukuha lang ako ng isang scoop nito. Ayan.
lagay natin dyan. Hindi naman kayong gumamit ng kutsara. Pwede rin yung bilog-bilugin sa kamay nyo. Kaso lang ayoko nang lagyan ng malagkit yung kamay ko at naghugas na ako. So gumamit na lang ako nitong pang scoop. Ganito lang siya kasimple magluto guys ng homemade fishball. Healthy na kasi meron siyang vegetable. So, pwede siyang pang merienda. Pwede nyo rin siyang pang ulam. So, mamaya guys, gagawa tayo ng dalawang klaseng sausawan. Yung sausawan na matamis at saka yung sausawan na may suka. Papakita ko sa inyo kung paano pagawa ng sausawan na may suka. Mabilis lang naman yun. Mas mainam talaga na tayo ang gagawa ng sarili nating fishball kaysa yung bibili tayo dyan sa street food. Hindi natin alam kung malinis ba o hindi. Kasi yung iba maraming nakakakuha ng sakit dyan na HEPA. Yung anak ng amo ko dati sa Pilipinas. Nagka-hepatitis A siya. Dahil sa ano, kakakain niya ng fishball niya na tusok-tusok sa gilid ng kalsada. Brown na siya. So, pahinaan ko lang unti yung apoy para ano siya, maluto hanggang sa loob. Ayun guys, brown na siya. Tatanggalin na natin to isa-isa. Guys, ang tips ko pala sa inyo, no, mas masarap gumamit ng galunggong. Kasi itong white fish na ginamit ko, wala kasi itong lasa, matabang lang siya. So, mas masarap gumamit ng galunggong, yung mga, ano pa yung klaseng isda niyan dyan sa atin, sa Pilipinas. Basta tanggalan nyo lang siya ng tinik na maigi. Ilaga nyo muna siya, yung galunggong, saka yung tanggalan ng tinik, saka nyo siya imash. Kasama yung mga Ricardo na pinakita ko sa inyo kanina. Ngayon naman guys, habang hinihintay nating maluto lahat yung atong niluto, papakita ko sa inyo kung paano gawin yung sauce niya na may suka. So ito, nakalagay na itong sibuyas na red onion, tsaka sibuyas dahon, at tsaka bawang. Ngayon, lagyan natin siya ng pamintang durog, yung ground pepper, asin. Depende sa panlasa nyo, kung gusto nyo medyo maalat, magdagdag kayo ng asin. Kung gusto nyo namang hindi ganong maalat, kunti lang yung asin lagay nyo. At saka sugar. Ayan, para magbabalance yung tamis at saka alat. Yan ang nagpapasarap sa sausawan. So, yan ang sikreto ko nung nagtitinda pa lang ako ng ukoy. Ito rin yung ginagamit kong sausawan. Then, suka. Ito yung ginagamit kong suka. White vinegar. So, kahit anong brand naman ng suka, pwede mong gamitin. Kung anong mayroon kayo dyan sa Pilipinas. O yan, bakit ang lapo? So, ayan guys, lagyan na natin siya ng suka, konti lang. Tapos, haluin natin. Nahalo mo naman siya lahat. Lagyan mo na siya ng konting water. Para hindi siya ganong maasim. Ayan, yung sikreto ng mga nagtitinda ng fishball kikiam.
kasi ako nagtitinda rin ako ng ukoy tsaka fishball. Sarap niya guys. Subukan natin itong isang niloto. Sausaw natin. Kung gusto niya mamanghang, pwede kayo magdagdag ng sili. Perfect talaga. Harap. Ngayon, proceed naman tayo sa ating sauce na matamis. So, iunahin natin ilagay sa ating kawali ang ating bawang. Ngayon, garlic. And then, next. Yung bawang. Ang ganda din natin yung ating soy sauce. Yes, isasunod natin yung ating arena na sinuna. Isang spoon ng arena guys, sinuna ko sa tubig. So, kayo na ang mag-estimate kung gaano kalapot yung gusto nyo ngayon. Lagay naman natin yung ating asukal na brown. Tapos yung ating paminta. Unti lang. So, titikman nyo siya kung gaano kalapot yung gusto nyo or gaano katamis or gaano kaalat. Kung gusto nyo medyo maalat, kung matapang ang timpla nyo, gumamit pa kayo konti ng soy sauce o kaya magdagdag kayo ng konting asin. O kung gusto nyo naman yung medyo matamis, magdagdag kayo ng konting sugar. Ayan na guys. Ayan na, malapot na siya, oh. Diba? Ganun lang kasimple ang paggawa ng sawsawan ng ating fishball. Tapos na guys, ang ating sauce. Bali, nagdagdag pala ako ng kaunting asukal kasi medyo natatabangan ako. So, nasa sa inyo na yun, tulad ng sinasabi ko, kung depende yan sa panlasa nyo, kung gusto nyo medyo matamis. So, papatayin ko na yung apoy kasi baka matuyuan siya malalo. Ayan na. Ayan. Ready na. So, ayan na yung ating finished product ng ating homemade fishball. So, sa mga gusto pong matutong magluto nito, sundan nyo lang po ang aking recipe. Sigurado pong napakasarap po talaga. At saka sigurado tayong healthy at malinis. Kasi may vegetable ito sa loob. Makakain ito ng mga bata na hindi kumakain ng gulay. Kasi may matamis din tayo na sauce. Meron din tayong suka. Ayan guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video ito. At nakakatulong sa mga nanay. Para matuto rin kayong magluto ng homemade fishball. Hindi na kailangan bumili pa sa labas. Hindi natin alam kung anong pinagagawa doon. Ng mga ingredients nila. Hindi natin alam kung malinis ba ang pagkakagawa. Lalo na yung sa mga nasa tabi-tabi lang ng daan. So, mas masarap guys kung tayo mismo ang gagawa. Para sa sarili natin. Para sa mga anak natin. Para sa pamilya natin. Mas mainam talaga na tayo ang gagawa mismo. So, ito na. Ikutin ko nga para makita naman ako. So, wait lang. Ayan. Para ako'y makasama sa video. Okay. Hindi pa ako nagsuklay. Bye! Salamat po sa inyong panonood. Sana sa uulitin. Subaybayan niyo ulit ang aking mga video. Salamat ng marami. Bye bye bye.